So, meron akong nabasang comment coming from, I think, a woman. Tinatanong niya ako kung kanino daw mapupunta ba yung death benefits mula sa lalaki na may dalawang pinakasalan. Or parang may dalawang asawa, ganon. Okay, so meron akong nakita na case. Meron itong GR number 132529 na desisyon na ito noong February 2, 2001. Alright, so itong si SP04, nung siya ay buhay pa, nagkaroon siya ng dalawang marriages. No, yung una, noong June 1969, meron siyang dalawang anak. And then yung pangalawa, noong November 1992, wala siyang anak. Okay? So, nag-start silang magsama nitong kanyang pangalawang wife since 1982. Alright? So, noong 1988 pa lamang, before siya magpakasal dun sa kanyang pangalawang asawa, nagkasakit siya, naging bedridden dahil nagkaroon siya ng diabetes complicated by pulmonary tuberculosis. So, namatay siya noong November 1992. That was parang almost 2 weeks lang after niyang magpakasal sa kanyang second wife. Okay? So, ang nagbayad ng kanyang medical at saka ng kanyang burial ay yung kanyang pangalawang wife. So, si first wife at saka si second wife, parehong nag-claim ngayon ng monetary benefits and financial assistance mula sa NAPOLCOM, mula sa GSIS, and meron ding na-claim sa Pag-IBIG. Okay, now, noong December 1993 ngayon, etong si second wife nag-file ng case for collection of money laban dito kay first wife. Sabi niya, dapat ibigay mo sa akin yung kalahati ng death benefits ni SP04. Kasi ang nakakolekta doon sa... May nakolekta kasi si first wife na 146,000 pesos. So, noong 1993, malaking amount na yon. So, pinapabalik ni... kinokolekta ni second wife yung kalahati ng 146,000 pesos na nakuha mula sa NAPOLCOM at saka sa Pag-IBIG. So, inadmit naman netong si second wife na yung kanilang marriage ay nangyari habang meron pa or valid pa or nag-i-exist pa yung kanyang first marriage. Alright? First marriage. Now, sabi niya, void naman yung kasal ni first wife kay SP04. Why? Kasi yung marriage certificate ni SP04 at saka ni first wife ay walang marriage license number. Okay? And meron siyang certification na nakuha dated March 1994 mula sa civil registrar na walang record na nakapag-issue ng marriage license etong si civil registrar dun kay first wife at saka kay namatay na SP04. Okay? So, walang marriage license. Wala ring marriage license na nakalagay doon sa marriage certificate. Therefore, sabi niya, walang bisa yung kanilang kasal. Okay? So, in-examine ngayon or dinetermine ngayon ni court kung sino ba yung dapat na tumanggap ng death benefits nitong namatay na SP04. Alright. I-determine natin ngayon kung kanino bang kasal yung valid. Pero take note na magkaibang year. Kaya yung year binanggit ko rito. Kasi during those years na nagpakasal si SP04, magkaibang batas yung applicable. Kaya para din doon sa nagtanong sa akin kung ano nga ba, valid nga ba yung kanilang kasal na walang marriage license? Well, panoorin po ninyo ito kung saang aling batas yung applicable sa inyo dun sa inyong year of marriage. Okay? So,
Yung unang kasal ni SPO4 na nangyari noong 1969, ang applicable na batas ay Civil Code. And under the Civil Code, a valid marriage license ay kailangan bago maikasal. Okay? And kung walang marriage license, walang bisa yung kasal. Of course, may exceptions yan, yung law na yan. Pero in this case, okay, hindi sila nagfo-fall doon sa exception. So, kailangan nila ng marriage license bago sila maikasal. Therefore, nung walang marriage license doon sa kanilang marriage certificate, walang bisa yung kanilang kasal. Okay? Now, under the new Civil Code noong 1969, hindi mo kailangan ng judicial decree or decision ng korte para maipadeklara mo na void yung kasal. Okay? For purposes of remarriage. Now, so ibig kong sabihin dahil void o walang bisa yung naunang kasal, valid na ba yung pangalawang kasal? Okay, yun naman ang tignan natin. Kasi ikinasal siya sa kanyang pangalawang asawa noong 1992. 1992, ang umiiral or applicable na batas or effective law was the Family Code. Okay, Family Code na yung umiiral or effective law noong 1992. So, under this law, yung first marriage, although void, ay kailangan mong ipadeklara as void bago ka maikasal uli. Okay? So, nung ikinasal sila noong 1992, hindi pa nakakasecure itong si SPO4. Dun sa pangalawa niyang kasal, hindi pa siya nakakasecure ng judicial decision na walang bisa yung kanyang unang kasal. Kasi yun ang nakalagay sa Family Code eh. Eh nung nagpakasal na siya nung sa pangalawa niyang asawa, Family Code na yung effective. And under the Family Code, kailangan mong makakuha ng desisyon ng korte na nagsasabing hindi na valid yung unang kasal. Okay. So, ibig sabihin na to, parehong void, parehong walang bisa yung kasal sa una at yung kasal sa pangalawa. So, paano ngayon yung death benefits niya? Alright. So, dahil parehong void, ang magagovern ay yung Article 147 and 148 ng Family Code. Okay, unahin natin yung second wife. Okay. So, doon sa second wife, yung kanyang kasal bilang considered void kasi nga bigamous, mayroong naunang kasal. So, void yung kasal. Ang nakalagay sa Article 148 ng Family Code, yung properties na na-acquire ng both parties through their actual joint contribution shall be owned by them in common. Okay? In proportion sa kanilang respective contributions. So, anong ibig sabihin nito? Kailangan munang mapatunayan na second wife na may contribution siya, actual contribution siya, doon sa pag-acquire ng property na yon or kaya ng pera na yon. And para masabi na meron siyang hati. Okay? Now, yung wages and salaries na na-earned by each party belong to him or her exclusively. Yun ang nakalagay sa Article 148 ng Family Code. So, ibig sabihin, si SPO4, yung benefits na nakuha niya dito, ay na-earned lamang niya. So, sa kanya lamang yun, exclusively. What about naman yung first marriage? Okay, doon naman sa first marriage, ang effective na provision is Article 147 ng Family Code. Okay. Ito, ano tong Article 147? Ito yung sa live-in partners, property regime ng live-in partners. Okay. So, anong nakalagay dito? Ang mag-asawa or yung live-in partner na nakapagpundar ng property through their joint efforts, pag-aari nila to in equal shares. Okay? Now, anong ibig sabihin na to? So, kung anong yung napundar ni partner, pag-aari yung dalawa to equally. Meron kayong co-ownership na tinatawag. Okay. So,
under this Article 147 and 148 ng Family Code. Yung wages and salaries na na-earn ni SPO4, okay, during the cohabitation nila ni second wife, ay mapupunta kay first wife at sa kanyang mga anak. Okay? Kasi yung death benefits were earned by the deceased SPO4. Na-earn lamang ito ni SPO4 alone bilang government employee. So under Article 148, walang share dito si second wife. Now, under Article 147, dahil dun sa first marriage, meron silang co-ownership and salaries and wages nila ay co-owned o hati sila in equal shares. Yung one half ngayon ng death benefits, mapupunta kay first wife. Yung one half sa kanyang mga anak, sa first wife. Okay, yun ang sabi ng korte. Okay, so malinaw ba yung Article 147 and 148 ng Family Code? So, Article 148, bigamous marriages, si partner, maaari lamang makakuha kapag ka meron siyang actual contribution doon sa pag-acquire ng property. Pero yung salaries and wages shall be owned by them exclusively. Okay, so walang share or walang hati doon si partner. Pero under Article 147, kay first wife applicable sa kanya yung property regime ng live-in partners, meron siyang 50-50 share. Okay, 50% sa kanya, 50% sa kanyang mga anak. Alright, so sana nasagot ko yung query no ng nag-comment. And thank you for watching and for supporting my YouTube channel and my TikTok account and my Facebook page, Attorney Bronte.